up? Welcome back to my YouTube channel and this is Ate Mong Asha. Palagi yung mga Asha sa taong hindi ako mahal. At kung bago ka lang sa akin channel, click mo na ang subscribe button and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. Ganon! Alam ko, hindi naging madali sa atin yung pandemic. Kasi lahat tayo naapektuhan nito. Hindi lang ako, pati yung family ko, syempre. Kasi may times na wala na tayong makain and kulang na yung budget natin for everyday life na kailangan natin bilhin or kailangan natin bayaran. Alam kong hindi yun naging madali kasi umikot o nag-iba yung takbo ng buhay natin kasi lahat tayo ay naapektuhan. Tapos yung iba sa atin nawalan ng trabaho. Tapos ako, bilang estudyante, nahinto yung pag-aaral ko as face-to-face. Naging modular yung pag-aaral natin. Doon na nagsimula yung lahat. Nagtrabaho na ako. Then yun, pinagsasabay ko yung pag-aaral ko, yung module and then yung work. Meron times na Monday to Friday kung ginagawa yung work ko. And then, Sabado or Linggo, doon ako mag-module. Kasi kailangan kong humabol sa may deadline para magpasa. Meron times na dinadala ko yung module ko doon sa may work. Para as in, kahit na papano, may ginagawa ako minsan. Kasi minsan wala lang din naman bumibili, ganun. Nababakante yung oras. Kaya ayun, dinadala ko na rin para doon ko na rin gawin yung mga modules ko. Pero kailangan pa rin natin sundin yung mga health and safety protocol natin. Always wearing mask, ayan, and sanitize your hand every time na kung saan tayo pupunta. And then yung iba naman, di ba, na-vaccinate na. Kaya medyo nag-open na lahat sa atin. Kaya medyo naging happy na ang life kahit papaano. Magiging happy na ang Pasko natin ngayon this year. Kasi magsasama-sama na ulit yung mga families natin and relatives, magkakakita-kita na ulit tayo. Hindi naman natin pwedeng kalimutan yung mga frontliners natin dyan na after 2 years silang nagsisilbi sa atin para mapanatili yung kaligtasan, lalong-lalo na sa mga andyan, yung mga maharap sa may mga patient na natatamaan ng mga COVID sa may mga ospital, sa mga nurse and doctors natin, sa mga police and soldier, sa mga barangay official, sa ating government, and sa ating iba pang mga frontliner, kailangan natin silang bigyang pasalamat. Kahit sa salitang pasalamat or pagpapasalamat man lang, ay babuhayan sila na harapin yung mga problems natin when it comes sa may COVID. Alam kong hindi naging madali iyon sa kanila kasi marami rin silang pinagdaanan. Hindi lang naman tayo, lahat tayo may pinagdaanan ditong pandemic. Kaya ayon, pagpapasalamat, maraming salamat sa mga frontliners natin dyan na walang sawang tumulong sa atin para sa ating kaligtasan at iba sa kanila natamaan ng COVID-19. And yun, medyo hindi naging madali siguro sa kanila yon. And medyo nakakasad din kasi yung iba sa kanila nag-sacrifice ng life for our safety na rin. At syempre, huwag na rin natin kakalimutang magdasal at humingi ng guide lagi kay God para sa pang-araw-araw natin. Ito na nagtatapos ang aking video.